Hello, what's up mga tropa peeps? So, umaga tayo gumising ngayon para maghanda ng ating iluluto. So, sa mga rich kid dyan, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang paghiwa ng manok. Kasi, alam ko, wala, hindi kayo gumagawa ng ganyan sa bahay. So, tsaka sa mga nagre-restaurant din dyan, tuturuan ko kayo kung anong technique yung saktong-sakto yung paghiwa ng manok. Hindi yung tantya-tantya lang. So, ito papakita natin sa inyo ang tamang paghiwa ng manok para kayo ay kumita sa inyong restaurant. Alright? Dito tayo sa Meginmark. Ayan. Meron tayong ditong sangkalan, manok, at martelyong goma. Pasensya na, medyo luma na kasi yung sangkalan ko eh. Kaya, kapalit nga, mahirapan tayo eh. Una, ito yan o. Nakita nyo to, yung parting hita. Di ba mayroong balat dyan? Ihiwain nyo lang yung ganyan. So, pag nahiwa nyo na, ganun. Ganun. Lalabas dyan yung, ano niya, yung joint, matatanggal. So, yan ngayon yung kukunin mo. Ayan. Ayan. Para meron ka ng hita. So, natanggal mo na yung hita. Ayan. Ganun din sa kabila. Gawin mo. Ayan. Ayan. Alright. So, natanggal natin yung hita. Tapos niya, ang pakpak. Ganito gawin nyo. Angat mo siyang ganyan, diretso. Tapos, tansyahin mo kung saan banda yung joint niya. Yung joint ng pakpak. Ayun. Nakikita mo naman yan eh. Pag humiwa mo, ayun. Diba, napakadali lang, tanggal ko na agad. Ganon din sa kabila. Ayan. Nakikita mo yan, oh. Ayan siya, oh. Ito na yung joint niya. Ayan. So, ganon. So, punta naman tayo sa breast niya. Dito sa breast. So, sisilipin mo siya sa loob. Tanggalin mo na itong balat-balat na to. Ayan. Ayan. Sisilipin mo siya sa loob. Nakikita mo ba yung parang ribs niya dyan? Eto. Eto may mga ribs-ribs dyan sa loob eh. Yan. Bali, hihiwain mo siya dyan. Malambot lang naman yan eh. Eto. Tsaka eto. Para makuha mo yung part na to. Pag halimbawa, gumagawa kayo ng chicken Gordon Blue, ganun. Para hindi masira yung, ano niya, yung breast mismo. So, eto. Tuturo ko sa inyo ito. Yan. Ganun, di ba? Ganunin mo lang. Oh, pinood nyo ba? Tanggal na siya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. So, ayan o. Oh. Tanggal na siya o. Oh. Yung ribs niya. Ganun din sa kabila. Malambot lang naman yan eh. Oh. Ayan o. Oh. So, pag halimbawa natanggal na siya, ganun. Tanggal na siya, di ba? Hilahin mo lang siya. Malambot lang yan. Oh. Tanggal na. So, may mapapansin kayong buto dito, dalawa. May joint din yan. So, tanggalin mo isa sa joint. Ayan. Yun. Yan sa kabila. Tapos, meron ka ng, ito niya, picho. Breast ko ba? Breast. Yan. So, pagkaliba, Gordon Blue kayo. Buong-buo siya. Wala siyang damage. Nakikita mo yan. Yan o, hiwain mo dito, dito. Tapos, gordon ko na. So, ayun. Tapos, eto, hanapin mo. Kasi, minsan, meron siyang ano eh. Parang bituka ang tawag niya. Basta ganun. Natanggal ko yun. Buhok-buhok. Yan, buhok-buhok. Tapos, eto naman, hindi ko alam kung sa anong dahilan, pero pag nagluluto kasi yung mga nakasanayan dito sa amin, tinatanggal yan eh. Kasi sabi, malansa daw ito. Yung parang bukol sa puwet. Yan. Tinatanggal yun eh. Tatanggalin mo siya ganun. Alright. Tanggal. Tapos, pag limbo, nakita mo yung mga taba-taba. Tanggalin mo kasi masama yan sa katawan. Ito. Yan. Tanggalin mo yan. Wala naman yan. Dapat, concern ka rin sa mga, ano mo, sa mga customers natin. Dapat,
Pag alam mong masama sa katawan, tanggalin mo na. Taba naman ako, mantika kasi ini. Yan, hindi ko yung sinasama. Kasi ako mismo, kumakain din ako ng niluluto ko. So, dapat, ano, iwasan natin yung mga delikado sa katawan. Yan. Gagawin ko kasi dito, adobo, tapos sahog siya sa aking napakasarap na lugaw, arroz caldo. Ayun, ayun. Alright? So, umpisa na natin maghiwa. Una, dito tayo sa, lipat natin dito ah, para hindi, ano, umarang sa camera. Iyon. So, una, etong wings na to, hinahati ko pa to sa dalawa kasi malaki. Yung serve kasi ng, ano natin, ng lugaw, is 25 lang siya. Pag may itlog, ano yun, 35. So, ganun. Eto. Meron ka ng wing stick. Wing stick. Ang wing stick na to, ginagamit naman to kung paan sa chicken lollipop. Ah, pag umawa yung chicken lollipop, itong ginagamit wing stick. So, meron ka na yan. Eto. Eto naman, ginagamit to sa buffalo wings. Tanggalin mo lang to. Meron ka ng spicy wings, buffalo wings, ganun. Yan. So, meron tayong dalawa. Pag alam mo, maliit naman siya, nilalagyan ko yan ng ano, laman. Isang ganito, buto-buto, tapos may laman na maliit. So, bari dalawang hiwa sa 25 pesos. Ayan. Ano tayong apat. Sorry. So, dito, para makuha mo yung drumstick, ano rin, hanapin mo rin yung joints niya. Napakalambot lang yun. Oh. So, meron ka ng drumstick, ayan o. Oh. Pambaon ng bata, prito-prito, gano'n. Yan. Napakaganda ng drumstick, di ba? Yan ang mahirap maghiwa ng manok eh. O, gano'n din sa kabila. Ayan o. Oh. Yan. Meron ka ng drumstick. So, pag bored ka, wala kang ginagawa, pwede mo siyang gawin yun o. Oh. Drumstick. Tak, 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 tak. Tagi-tagi-tagi-tagi-tagi-tagi-tagi-tagi, gano'n. Joke lang. So, ito, magandang drumstick, pamprito. Diba? Ginagawa ko dyan, hiniwa ko pa yan. So, ito naman yung technique ko para hindi ako mag-miss sa parte, sa pag-hiwalay ng manok. Meron tayong rubber martelyo. Rubber martelyo tawag ko dito eh. Kasi hindi ko alam ang tawag dito eh. So, ito, tatansyahin ko kung saan banda yung gusto kong hiwain, yung paghiwalayin, tapos pupukin ko ng ganun. O, diba? Walang kamismis. Pag limbawa, ganyan-ganyan mo kasi, minsan, ano eh, taliwas. Diba, ganyan. Ganyanin mo. Imbis na dito yung paghiwa mo, dito si tatama, wala. Hindi pantay. So, yun ang ginagawa ko para saktong-sakto yung sukat na gusto kong laki at ano, ganyan. Ayun yun. O, diba? Tapos na. Hindi pa makalat. O, meron na tayong mga maliliit. Tapos dito naman, yung parting to, masarap din to, malaman to. Tatanggalin ko yung laman niya. Ito na yung hinahalo ko dun sa mga buto-buto mamaya. Ito sa mga ribs niya. Para hindi naman tayo lugi. Ito, ganyan. Taglang hiwa kasi yun. Tag 25 natin. May lugaw ka na. May adobo ka pa. Diba? So, ito, hiwain ko rin to sa dalawa. Kasi malaman to eh. Yung parte na to malaman. So, mamaya, isasama ko siya pag nag-serve na ako. Kasama niya yung buto-buto doon sa ribs dito. 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 Yung mga liig, ganyan. So, okay na yung ano natin. Yung balat. So, ito naman tayo sa buto-buto. Natanggal ko yan yung ano. Liig. Liig mismo. Yung leeg naman, pabonus na yan. Sa akin na to. O kaya sa anak ko, sa asawa ko. Pag gusto nilang kumain. Itong parte na to, amin to. Kasi tingnan mo, puro taba yun. Pero tinanggal ko na. Balat na lang siya. Sa leeg kasi na part na yan, dyan yung taba ng manok eh. Yung mantika. Tinatanggal ko yan. Kasi kami rin kumakain yan eh. Tapos sa customer din, di ba? Dapat concern ka rin sa kanilang kalusugan. So ayun, hiwain natin. At ating kapatid tayo ha. Ito kay Bunso. Kay Kuya.
sa akin at sa asawa ko. So, meron kami pa apat na parte. Apat na parte tig isa. Tapos may isang itlog. Solve na ang ating almusal, di ba? So, dito yan. Ito naman, ginagawa ko dito. Minsan kasi, iniiwasan ng customer tong parte na to eh. Ito. Iniiwasan ng customer. To, alam nyo kung bakit? Kasi ayon sa haka-haka ng matatanda, itong part na to, pag kinain mo daw, ay aatrasan ka ng mga babae. So, sa mga playboy dyan, nasawa na sa mga babae, itong kainin nyo. Puwet ng manok. Hindi ko alam kung anong rason ng mga matatanda. Kaso, na-discover ko, kaya nila sinasabi siguro yon sa mga bata, para sila yung kumain, kasi napakasarap ng parte na to eh. Yung dito. Ito yung pinakamasarap na parte ng manok para sa akin ha, pag akong kumakain. So, ang ginagawa ko dyan, kasi madalas yung customer natin dito, mga bata, high school, ganyan. Ayaw nilang kumain yan kasi mga gusto nila, mga habulin sila ng mga babae. So, ayaw nilang atrasan. Gawain natin ganoon. Pak, 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 pak. O, daya. Putol na, saktong-sakto kung anong gustong laki ko. Ginagawa ko dyan para hindi nila mahalata. Dito, iniiba ko sa gitna. Gitna. So, sino mag-aakala na yan yung puwet ng manok, diba? Pag naka-plating na siya. So, ito, diba, buto-buto to. Haluan ko siya ngayon ng laman pag nag-serve na. So, ito na, 25 ka na. Meron ko ng 25. Kasi pag niluto mo to, liliit pa to eh. Hindi siya ganito kalaki. Oh. 25 na yan. Tapos pag may itlog, ito 35. Special. Diba? Gusto mo naman special. Ganun. So, ito, hiwain ko rin to sa apat na parte. Kasi buto-buto yan eh. May laman naman yung kasama pag nasa. Yan. Para pag sa bahay lang, hindi laki-laki yan yung hiwa. Pag sa negosyo kasi, kailangan mo rin tansyahin para kumita ka, di ba? Oh, ayun. Ito yung dalawa. Oh, kita mo? Hindi ko ginamit yung martilyo. Na-miss tuloy ako. Ito, mas maliit siyang parte. Oh, yun yung mangyayari. O maliit yung isa, malaki yung isa. Pero pag ginamitan ko yun, tinutok ko dito, hati talaga ng sakto sa gusto kong laki. Oh, ayun. Dito naman tayo sa kanyang picho. Best. Ito daw yung pinakahilting part ng manok. Ito, pang mayaman. Kinakain ng mayayaman ito. Itong part na ito. Pero, hindi siya masyadong malasa para sa akin. Masarap siya pag ano, ginawa mong chicken garden blue. Tuturuan ko kayo niyan sunod. Kasi magbablagbag na rin tayo magluto-luto. Para ma-share ko sa inyo. Yung ating talento naman sa kusina. Hindi lang puro kanta, di ba? Hindi ko na ginamit yung martilyo. Sira ulo talaga ako. Oh. Ano yung tigas? Oh. Gamitin natin. Ayun. Hating-hati na siya. Eto. Etong part na to. Eto, golden blue na dobrado. Tanggalin mo lang yan dyan yung buto. Pag alis niya, iwain mo ganun. Meron ko lang chicken golden blue. Okay. Pwede rin ito pang filet. Chicken filet. Ganun. So, iwain natin siya. Sa... Ayan, tatanggalin ko muna yung pang golden blue. Pakita ko sa inyo. Ayan. Blagbag na muna tayo. Kasi wala na akong oras gumawa ng kanta eh, ng parody. So, blagbag na lang tayo para malagaan natin yung account natin sa YouTube. So, meron ka ng chicken golden blue. Na madali yung gawin. Ito, iwain mo yun siya. Psh, tapos pa ganyan na yun. Yung balat, tanggalin. Ganun. Gawin natin yung balat, ha. Pero, hindi ko muna gagawin ano to, pang golden blue. Kasi, pang ano ko to eh, adobo. Isasahog natin sa ating lugaw. Ito rin, yung mga, anong to, laman. Ito yung hinahalo natin sa buto-buto. Sa buto. Para hindi naman lugi yung customer, di rin tayo lugi. Yan. Kasi purong laman yan eh, walang buto, so sulit pa rin bayad nila. Ito, ihalo na rin dito yan mamaya, kasi buto-buto to eh. Yan.
Natanggal ko lang siya kasi maghihiwalay din yan eh. Pag di mo tinanggal, pag niluto mo siya, maghihiwalay din sila. So, hindi na sakto yung ano, estimate ng laki ng gusto mong hiwa. Yan. Okay. Yan. Yan, ganun. Oh. Diba? Nahiwa na siya ng sakto. So, gamitin natin yung martilyo kasi tinuro ko sa inyo tapos hindi ko ginagamit. Kahit naman. Ito. Yan. Gaano kalaki yung gusto nyo? Yan. Napakaganda ng mga hiwa natin. Yan yung technique ko. So, sana may nakuha kayong idea para mapadali ang inyong paghiwa ng manok. So, tapos na tayo. Tapos na tayo sa paghihiwa. So, malamang may natutunan kayong bagong technique para saktong-sakto yung hiwa. So, top. So, paano? Paalam na muna. Susunod vlog ulit tayo kung paano magluto. Ganon. I-share ko sa inyo yung mga ginagawa ko araw-araw. Maraming salamat. Please subscribe. Tapos, subaybayan ang ating mga gawain araw-araw, mga naisipang kakaiba. Patuloy lang sa pag-angat ng ating subscribers. Sana umabot tayo ng 1K na. Please, 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 please. Suportahan nyo ang Make and Mac para may makuha din naman kayong tips sa akin kung mga magagamit nyo rin. So, ayun. Paalam.